Minasan konnichiwa. Welcome back sa aming channel, Mark and Josie Fever. So sa mga bago po, welcome po. So ito po ay TikTok, and then sa mga TikTok na naka-follow sa akin, ang aming YouTube channel is Mark and Josie Fever. Sundan niyo po doon lahat ng aking mga tips about sa pag-a-apply ng Japan. So ngayon po ang ating question and answer, at ang question ay galing kay Jay Gagarin. Shout out sa iyo, Jay Gagarin. So paano po pag may goiter pero di naman po ganoon kalaki? Saka paano din daw po kung may butas yung eardrum ng tenga? Thanks po. Okay, unahin natin ang eardrum, yung butas ng eardrum sa tenga. So guys, prangkahin ko lamang kayo na ang medical papuntang Japan ay napaka-stricto po, kasi ang mga Japanese employer ayaw po nila nang may mga sagabal sa ating pagtatrabaho dun sa kanilang company. Okay, so kahit sa dental ninyo, lahat ng pwedeng ipapasta, pastahan yan. Lahat ng bubunutin, nasasakit ang ngipin, bubunutin yan. Para lang hindi maging sagabal pagdating doon. Kasi sa Japan, work, 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 work is life. Kapag tawagin ka ng boss mo, ng shachu natin, dapat agad-agad responsive po tayo. So paano po tayo mag-re-response agad kung hindi maayos ang ating pandinig? So dyan pa lamang po ay... sa tingin ko, hindi na po okay yan. So, mapepending lang kayo dyan. And then, goiter. So, kapag maliit na maliit naman, gaya ng sister ko, meron talaga siya dito. Bukol na maliit. Napakaliit. At hindi talaga halata dito na meron. Pero, as in, parang gatuldok lang, guys. Okay lang siya kasi binigyan siya ng clearance. Doon siya nagpa-cleared sa PGH. Pero, kung yung goiter mo is malaki, klaro siya. I don't think so na uukihan ka niyan. Kasi lahat ng mga bukol-bukol, lalong-lalo na kapag ka nakita ng nurse na mag-check sa atin at diskumpiyado sila, pinapa-ultrasound talaga yan para makita talaga kung totoong may bukol o wala. Ngayon, kung makita man, so dyan, magpapa-second opinion ka. And then, meron pang ang iba na kinukuha na ng sample yung bukol kung cancerous ba o hindi. So, sa medical ng Japan, it involves x-ray, dugo, HEPA, no? For HEPA test. And then, titignan kung positive ka ba ng AIDS. Laboratory, like fecalysis, okay? Sa urine. Then, ujo, okay? And then, sa ating opta, sa mata, dental. Then, sa puwet, yes, pinapatuwad po para makita kung may almoranas ba o wala. Heart, yes, chinecheck kung normal bang ating heart rate. Then sa ating mga girls, yung kinakapa yung breast natin, yes, ginagawa talaga yan. Merong mga nurse na talagang diin, okay? Para malaman nila kung talagang walang bukol or merong bukol. If ever na may makapa sila, pinapa-ultrasound yan. And then kung may makita sila dyan, so merong ibang doktor ang mag-a-advise talaga ng removal, okay? Meron namang iba na papatingnan yung bukol na yon, kukuha sila, magpapakuha sila ng sample kung yun ba ay benign or malignant. So, ibig sabihin ng benign, non-cancerous, at saka yung malignant, cancerous. So, yun. Ngayon, guys, sinasabi ko ito sa inyo para maging aware na kayo, malaman na ninyo in advance bago pa kayo mag-apply ng Japan. Pero hindi ko pinapatay ang inyong pag-asa, lalong-lalo na doon sa mga alam nila na may problem sila sa medical. No, hindi ko pinapatay ang inyong pag-asa para kayo ay mag-apply ng Japan. Kasi sa totoo lang, guys, napagdaanan ko lahat ng yan. Ang pagdadaanan ninyo na pag-a-apply, nadaanan ko na. And ito nga, isi-share ko sa inyo ang aking storya sa medical. So ako po ay isang PCOS patient, PCOS. Polycystic ovarian syndrome, okay? And ang epekto niyan sa katawan ng isang tao doon sa mga may PCOS is meron talagang mga tumors, mga bukol-bukol na tumutubo sa parte ng katawan. Isa na dito sa breast. And then, sa first medical ko sa aking agency na inapplyan, talagang unfit ako. Dahil may nakapa dito yung nurse na napakadiin niya kasi check ng breast ko. So, talagang nakapa niya na meron akong parang tumatakbo-takbo dito na bukol. So, yun. Pina-ultrasound ako and yes, talagang meron.
admit ko naman na meron talaga. Kasi alam ko naman yung katawan ko and dati pa lang nagpa-ultrasound na talaga ako niyan. Pero wala akong kaba, hindi ako namumroblema kasi alam ko naman na benign lang kasi tumatakbo-takbo. And then wala akong nararamdaman na ibang mali sa katawan ko. And then suggestion ng doktor doon sa clinic na yon is removal. And then sabi ko no, alam ko yung katawan ko, hindi ito cancerous at hindi ko ipapagalaw na ipapa-opera itong breast ko. Kaya kinonfront ko talaga yung doktor. Okay, nagtanong ako sa kanya niyang maayos. Sabi ko, "Dok, ibig niyo bang sabihin kung hindi ko talaga ipapa-remove ito, ipapa-opera ay hindi niyo ako i-fit to work?" So sabi niya hindi. So sa madaling salita guys, talagang pending ako doon, unfit ako. Pero hindi ako sumuko guys kasi malakas ang faith ko eh, no? There's nothing wrong with my body. Sabi kong ganun, malakas yung faith ko kay Lord na wala akong sakit. Isa lang itong reaction dahil PCOS nga ako, no? Hindi normal yung hormones ko. Yun lang yun, pero cancer wala ako noon. So kahit walang sinuggest yung doktor, wala siyang ibang sinuggest, no? Gawas lang atong ipa-remove yun, ipa-opera. Naghanap pa rin ako ng ibang way para ma-fit to work ako. So pumunta ako sa isang private na hospital sa Manila. Naghanap ako doon ng doktor sa breast, okay? And then pinatignan ko. So kinapakapa lang niya. And then sabi niya, oo, sabi niya, benign nga lang yan. Kasi ano lang siya eh, movable yung bukol na yun. And then binigyan ako ng doktor na yun ng clearance, okay? Na nandun sa clearance na yun na itong tumor ko na to is hindi naman siya makakaapekto sa restaurant work ko kasi hindi naman ako magbubuhat ng mabibigat. Wala namang mga tunituniladang bubuhatin doon na mabigat talaga. So, wala. So, nung nakuha ko na yung clearance na yun, uy, ano na, ang gaan-gaan na ng pakiramdam ko. Parang na-relief na ako kasi meron ng solusyon yung problem ko. So, sinubmit ko agad doon sa clinic na yun. Agoy guys, hindi inaccept. Okay? Hindi niya inaccept. Sabi niya, hindi daw yun valid. Kasi gusto talaga nila ipa-opera ako. Removal talaga. So sabi ko sa sarili ko, nagawa ko na yung part ko. Okay, naningkamot na ko na ma-provide tanan. Nangita na ko gway, wala ko nagtinanga, wala ko nagtinamad. Nangita ko gway para ma-cleared ang akong medical. Pero kuman na. So ginive up ko na siya. Then tuloy pa rin ang buhay ko. Sumunod na mga months, hindi pa rin ako nag-give up. So continuous pa rin yung pag-a-apply ko ng Japan. And then yun, nag-apply ulit ako and then nag-medical ulit ako guys. And then sa medical ko na yun, pangatlong medical sa awa ng Diyos, binigyan ako ng Diyos na napakabait na nurse na nag-check ng breast ko at ganun-ganun lang yung kapa niya. So kunting kapa-kapa lang guys yung ginawa ng nurse sa akin, ganyan, tsaka napakamalumanay niya. Walang diin, no, at wala talaga siyang nakapa. So ang resulta ng aking medical, fit to work sa awa ng Diyos. So ganyan guys, pag tayo ay may faith, pananalig, ang lahat ng mga imposible na nasa utak natin ay magiging posible. So na-unfit ako sa kabilang clinic, hindi ako sumuko, nag-apply ulit ako. Sumabay yung nakapasa ako ng interview. So talagang good yung number 3 sa akin kasi pangatlong medical, pangatlong interview, lahat pasado. So hindi ko sinasabi sa inyo na dayain nyo yung medical nyo ha, huwag, that's very bad. So hayaan nyo ang Panginoon na kumilos kasi kung para sa inyo, no? Kung prepare niya yan para sa inyo at ibibigay niya sa inyo, naku, kahit wala kayong gawin, siya na ang kusang gagawa. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo na hindi ko pinapatay yung pag-asa nyo kumot sinabi ko na ganito talagang napaka-istrikto. Yes, totoong napaka-istrikto ng medical. Pero hayaan nyo si God ang kumilos kasi pag para sa inyo, para talaga sa inyo yan at walang makakaagaw niyan sa inyo. Okay? At sa awa ng Diyos, natapos ko yung aking kontrata na 3 years. Guys, bago ako nag-flight papuntang Japan, ang dami-dami kong binili na mga gamot para sakit sa katawan, sakit sa ulo at kung ano-ano. Guys, lahat yun na expired na lang, hindi ko na inom. Kasi okay ako, healthy ako, no? Sipon-sipon lang, lagnat-lagnat, hanggang dun lang yun. Pero wala akong naramdaman mga sakit doon na ano na malala para ikahinto ng aking trabaho, ikahinto ng aking kontrata. Wala. So natapos ko ng maayos
yung aking kontrata at ito, healthy ako ngayon. And ito, galing kay Arzan Amora. Ayan, Miss Arzan Amora, shout out sa'yo. So may nagsabi po na kailangan is ikaw ang gagastos sa medical. Yes, tayo po ang gagastos ng ating medical. Bound to Japan, wala pong sasagutin ang employer sa medical ninyo. Ang sasagutin po ng employer yung ating plane ticket, yung ating pag-aaral ng Nihongo, ayan, free po yan. Yung process, libre din po. Walang processing fee, wala pong placement fee, wala pong salary deduction, okay? Pero sa mga personal like medical, pamasahe, passport, lahat-lahat yan, atin pong sagot. Hindi po kagaya ng Middle East ang Japan, na sa Middle East is sagot lahat ng employer ng mga kailangan ng mga aplikante magmula sa pamasahe, passport, no? Lahat-lahat yan provided, basta Middle East. And I'm talking about domestic helpers. So tayo naman po ay skilled pagdating sa Japan, hindi naman po tayo domestic helper. So sagot na natin lahat-lahat, medical, pamasahe, basta yun lang po ang sagot ng employer. Ating Nihongo training, mga visa processing, no, plane ticket, ayan, processing fee sa kanila na yan. Yun lang po yung libre. And then pagdating sa Japan, tayo na din po ang magbayad sa ating apartment. Wala pong libreng apartment doon. So monthly, galing po sa ating sahod. So kinakaltas po yan buwan-buwan ang pambayad sa ating apartment. And then, tubig at kuryente, tayo din po ang sasagot. So continue ko yung tanong mo. Tanong lang po, paano po gawin ang medical o paano po step by step kung ano ang mga laboratories na pupuntahan. So yun na nga yung step by step. Hindi man siya sunod-sunod talaga kasi pagdating nyo sa clinic, depende po yan sa clinic kung ano yung uunahin nila. Sa psychology ba? Okay, sa psycho, mga essay lang yan, no? Merong iba na napaka-easy lang ng tinatanong nila. Pag guguhitin kayo doon ng tao, so mga ganun-ganun lang, no? And then, it's up to the clinic kung ano yung uunahin, kung x-ray ba, ayan, dugo. Basta yung mga i-check po sa inyo, so yun na yung mga nabanggit ko. And dito po nagtatapos ang ating question and answer portion. Shoutout sa inyong dalawa na aking kumentor. Shoutout kay Janry Tambor, kay Ifrin Ramirez. Shoutout sa inyo, sir. And sa lahat ng aking 5,000 subscribers na nagko-comment, nagla-likes, and nagsusubscribe sa akin. Thank you so much po. Pakishare po para makita din po ng ibang nag-a-apply. And doon po sa nag-comment na humihingi ng experience ko nung ako po ay nag-aral ng Nihongo sa Japan bago ako i-deploy. Isusunod ko na po yun. And dito po nagtatapos ang aking question and answer portion. Thank you so much. Please don't forget to subscribe, comment, like, share. And thank you so much, guys. Bye-bye!